So yan, dyan natin yung tabit-tabit time machine. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung time machine doon sa hindi nakakaalam. Sana gusto rin matuto. So ito po yung tinatawag natin time machine. Ito, isi-sit up mo ito kung anong oras niyong gusto niyong iilaw, kung anong oras niyong gusto siyang mamamatay, yung ilaw din dala niya. So ito yung tinatawag natin na timer switch. Ayun, kabit natin. Dahil wala tayong nag-aawak ng kamera. Pagkatapos ko ikabit, pakita ko sa inyo. So dyan natin ikabit siya. Dyan natin ikabit yan. So yun, mga tapusoy, mga kaliwat. Ayan. Lori po ninyo para matuto kayo at nakaroon kayo ng trabaho. Ayan, ayan na po. Ikabit na natin yung timer switch. Ayan po. Para malaman ninyo kung paano ang procedure nito. Proseso sa pag-program para may set up ninyo yung anong gusto niyong oras ilagay yung timer, kung kailan siya, anong oras siya iilaw, kung anong oras siya magsi-sweet off. Kaya nito po, yung pula nito, magtanggal lang kayo nito. Ayun, nakalagay yung normal na kalagay na ikabit niyo rin dito. Ayan, iikot kasi yan. Iikot yan. Ayan, pag ganun ang ikot yan, ano, may nakalagay dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 5, hanggang 24, 24 oras. So, 12 hours lang ilagay ninyo. Halimbawa, maglagay ko ng oras. Mag-sit kayo ng oras na alas 6 ng gabi. Hindi ilagay niyo dito sa alas 6. Tapos, yung mamatay sa bukas na naman ng alas 6 ng umaga. Pabalik 12 hours ang gusto ninyo. Hindi ilagay rin ninyo sa 12 hindi lang lang kayo, ang oras yung gusto nyo pailawin sa gabi yan. Kasi update ng umaga, mamatay siya kasi sumasabit yan doon. Dito, sasagay yan dyan. Sasagay nyo yan dyan, ihinto na yung timer natin. So, yun. Ito yung power source natin. Ito yung load computation natin. Yung pupunta na doon sa ilaw. Okay. So, yung isa na naman, pakita ko naman yung isa yun sa taas. Pero yun, bali dalawa itong sinit up natin dito. Itong timer switch para sa dalawang ilaw, para sa umaga. Ayan. Yung ilaw na yan. Ayan. Bali limang ilaw ito, papunta ron. Dulo. Yung dulo-dulo, itong ilaw, tsaka yung ilaw doon sa dulo. Yun po ang magsusupply na yun. Yun, yung PCS natin. Panggabi yun siya. Iilaw yan kapag makulimlim ang panahon. Madilim na. Yan ang tinatawag natin na program, control switch. PCS, yung tawag niyan. Yan naman yung magsusupply yan sa dalawang ilaw natin. Yan, dulo-dulo. Ito naman yung timer natin. Supplyan din naman niya. Pang-araw siya, dalawang ilaw din. Supplyan niya. Siya, dalawa. Magkalapit siya sa dalawa. Yung gitna nating ilaw, yun ang ating trigger switch. So yun, mga kapunsoy, mga kaliwat, kung gusto nyo matuto sa electrical, o kahit sa YouTube man lang kayo manood, may matutunan kayo. So yun, comment na lang po kayo dyan sa comment section ko kung anong nais pa ninyong malalaman sa tungkol sa electrical. So yun, mga kapunsoy, nakikabit na natin yung pangalawang time na dito sa Keplor. Ayun, ganun pa rin yun mga kapunsoy. Lagay tayo ng timer para pang-araw. Para dyan sa ilaw na yan. Dito sa dulo. At saka
Maglagay na rin tayo ng ano. Yun. Ipisihis po bang contraffits para sa panggabi. Panggabi yan siya. May sa dalawang ilaw na 22 watts. Kaya ito naman. Pangaraw. Dalawang ilaw din yan dala niya. Tandaan ninyo lagi mga kapuntoy. Para hindi kayo magkakamali. Kalagay naman yan is 1 is 2. Kawit. Is 1 is 2. Kumbaga source. Ito yung load. Ayan. So dahil na ibigay ko na sa inyo yung kung paano ang procedure sa pagkabit ng mga device na yan. Siya yun ang tinatawag natin ng timer switch. Kaso nga lang yun mga kaponsoy, yung electrical device na yan, yung switch na yan, timer switch. Pag nag-brown out mga kapunso yung problema niya, nag-brown out ng alas 10 ng gabi. Tapos, iilaw na yun siya doon sa alas 10 na rin ng gabi. Hanggang mamamatay siya, alas 10 na ng umaga. Kasi nga kung ganun kahaba, na-set up ninyo ng alas 6 ng hapon. Para umilaw. Tapos, mag-brown out. Alas 10 na yung gabi na nagkailaw. Alas 10 na rin siya yan iikot. So, madi-delay na yung pagpatay ng ilaw kasi siya ngayon ang nagdadala ng ilaw. Alas 10 na naman umaga, siya naman hihinto. So, dahil nga naging na-delay siya dahil sa burnout. Pero yun, mga kapunsoy, yung PCS na yan, yung program control switch na yan, puro siya magkulimlim, iilaw na yung ilaw niyan kasi dim light yung tawagin niyan. Yan ang mga kinakagit na sa pustino meron ko ang mga laking ilaw. Kulim-lim, ilaw na yung dinadala niya. Sa gabi yan, makadetect ng kulim-lim yan, ilaw na yung mga yan. Kayo, mga yan. So yun ang purpose nun. Mga kapunsoy. Purpose naman ito, kaya naglagay na ito, palagay yung bayaran ito. Kasi ayaw nila yung ordinary switch. Kasi pag pinailaw na ng mga nangumpahan ng nasa apartment, mapabayaan na yung ilaw. 24/7 siya nakailaw kung ordinary switch. Di tulad nito, nakalagay yan, basta huwag lang mag-brown out. Nakasit up siya ng alasay siyang umaga, alasay siyang hapon. Yan ang gusto niyong mangyari sa araw sa iilaw. Siya yung magpailaw ng bibigay ng liwanag. Tingnan naman ng gabi, alas 6 ng gabi, mamamatay na naman ito. Siya naman yung papalit sa gabi. Hanggang umaga naman yan. Pag nakaramdam na liwanag yan, mamamatay na yung ating ilaw. So, yun ang mga purpose yan, mga kapunsoy. So, yun mga kapunsoy. Sa munti na handog ko ninyo sa inyo, sana may matutunan kayo para sa inyong dagdag anak buhay. Yun mga kapunsoy, kita-kita tayo sa next upload ko ng video. Maraming salamat mga kapunsoy.